Hello guys, heto na naman tayo sa gubat. Maghahanap na naman tayo ng kabote. Last week, medyo nasa id yung mga primary spots natin. Dahil nakuha pati mga maliliit. So ang goal natin ngayon araw ay maghanap ng mga bagong spots. At siguro balikan din natin yung ibang spots na may mga maliliit pang naiwan. O paano guys? Hanap muna tayo ng spots. Ah, may papakita pala ako sa inyo. Berries. Ayan o. Ang sarap po niyan. Yan din po. Sarap din po nito. Sa wild. Okay, hanap tayo ng kabuti. Guys, pasukin natin ang gubat na yan. Tingnan natin kung may kabuti sa loob. Yan po, may nakita akong mushroom sa gubat na to. Apektado po ng matagal na walang ulan. Natutuyot po sila, oh. Kunin na po natin tong mga to. Good size na rin po sila, oh. Nga lang kung mapapansin nyo, dry talaga sila, dry. Wala na, pag hindi umulan sa week na to, kawawa itong mga mushrooms na to, hindi na sila lalaki, matutuyo na lang. Orange perch bullet. Ah, may tama po. Iwan na natin ito. Yan o. Pinagpiestahan na. Ayan na lang natin siya dito. Try po. Tuyot. Kulang ng ulan. Kunin na rin natin ito. May tama na rin to. Yun o. Lagi tayong nahuli ng dating. O, dyan ka na. Iwan natin yun. Lilit pa. Kunin po natin.
Sira yung maliit. Linis po tayo. Laki pa rin po dito sa lugar na to. Karamihan po yung iba talagang na-dry. Dito sa part na to kasi may mga moose. May moist pa rin. Kaya ito hindi pa sila masyadong dry. Lumaki sila. Yan o. Yung iba talagang na-dry siya. Dry na dry. Yan, ang gaganda pa rin dito. Ang tataba yan, oh. Oh. Nice ba? Ang gaganda pa rin. Tsaka kung hahawakan nyo po, hindi siya masyadong dry, parang may moist siya. Kaya okay ang environment nila rito. Yan o, kaganda. At alam nyo ba guys, yung iniwan ko noon na maliliit sa ibang lugar, naku ngayon, kahit napakaliit, wala. Ibig sabihin, may nagpunta ron. Kinuha na lahat. Wala. Kahit yung mga pinakamaliliit noon na iniwan ko, wala na. Talagang unahan lang dito guys. Yeah. Ayan, dami na pong bunga itong tanim kong apple dito sa gubat. Hindi po, tumubo lang po siya dito. Pag nagugutom ako, pumupunta ako rito. Pero mura pa. Oh, kasi sibol lang yung mga bunga niya. Ang dami, oh. Apple po yan. Yan, oh. Ang daming bunga ngayon. Ang mabuti pa eh, tikman ko na to. Parang siniguilas na rin to eh. Ayan. Diba sa gubat? Ang daming pagkain. Wild berries. Ito, apple. Oh. Ito po. Parang siniguilas na rin to. Masim. Lasyang siniguilas nga.
Laki. Ay, nasira ko po. Bale, tiyak mo sa rapper niyan. Yan o. Ayos. Bibitak-bitak po sila mainit. Kunin na po natin ito. Mamamatay itong mga to pag kunin na po natin to, mamamatay itong mga to pag ano. Walang ulan na matagal. Sayang din. Nakakubli po sila. Oh. Hindi mo talaga makikita pag ayun oh, ang laki na nila. Kunin na po natin itong mga to. Nasira. Sayang ang forma niya pag nasira eh. Ayun. Dalawa. Yan oh. Laki. Ayos na naman to. Travel na naman ng mga to nagkataon kakarating sa Pilipinas to. Yan po ang gaganda. Ina-maximize ko talaga paglilinis dito para hindi na mahirap linisin pagdating sa bahay. Yun. Ganda. Ganda. Ayan po, ang layo na nang narating natin sa paghanap ng mga bagong spots. Sad to say, walang magandang nakikita. Pero at least na-explore natin. Alam natin kung saan tayo pupunta sa susunod. May nakukuha naman po tayo pa isa-isa. Pero hindi tulad ng mga primary spots natin na talaga umupo ka na at kumuha ka na. Tiyaga lang talaga. Parang sa buhay din yan. Pag hindi ka magtiyaga, hindi ka magtatagumpay. Eh sa pagmamashroom, pag hindi ka matiyagang maghanap ng spot,
ay talagang bokya ka. Magpatuloy po tayo sa paghanap. Yan o. Ang layo na nang narating ko. Yan. Ang ating background. Subukan natin maghanap dito. Baka sakali. Sige po. Ayan. Pahinga, pahinga po muna tayo. Medyo pagod na rin sa kalalakad. Mas maraming lakad kaysa sa pagpipik ng mushroom. Tingnan nyo naman po ang ating view. Ah, don't mind po yung buhok ko. Mahahaba na. Ayan o. Di po ba ang ganda ng view? Makakapag-relax ka o. Lake. Ikot tayo. No? Yun. Eh, habang nagpapahinga tayo, total, alas 10 na, early lunch na to para tuloy-tuloy na mamaya. Yan. Kain po tayo. Umilit. May mushroom po yan. Ayos. May nakita ko dun. Malalaki. Walang nakakita. Yun. Talagang natutuyo sila. Kailangan talaga ng ulan. Pag hindi umulan, yari ang mga kabuti. Naku, nasama yung mga maliliit. Maliliit. Tingnan niyo po sa ilalim ng ito po nung kahoy oh. Tingnan niya po sa ilalim niya. Oh. Dami di ba? Kunin na natin itong malalaki dito.
Wala na, lambot na. Ah, uod. Sayang, nahuli na naman tayo. Oh, uy, pwede pa yata to. Ay, wala na. Sayang. Ba't ba lagi tayong nahuli? Linis tayo. Talagang dry na dry ang mushroom ngayon. Dry na dry. Kailangan ng ulan. Dry na dry. Sabagay, mas maganda to pag iluluto mo. Kukunti na lang ang tubig nito. Ang gaganda di. Ganda oh. Ang tataba. Wild blueberries. Kain ulit. Kain tayo. Tamis. Tamis. Hello guys, nandito na po tayo ngayon sa bahay at dito na po ang ating nakuhang mushroom ngayon. Hindi masyadong kasindami nung nakaraang kuha natin dahil ngayon ay naganap tayo ng mga spots kasi yung mga spots natin na alam natin nasimot nung nakaraang Sabado kaya naganap tayo ngayon ng spots. May mga nakita naman tayo upa isa-isa, hindi kasindami nung mga primary spots natin. Ngayon po ay lilinisan po natin at as usual, idadry natin at ng madala sa Pilipinas at matikman naman ng ating mga mahal sa buhay doon ang kabuti ng Finland. Linisan po natin. Dry po. Lalaki. Pero dry na dry po siya. Ayos. Ganda po. Konting linis na lang po ito dahil nalinisan na natin ito kanina doon sa gubat. Ayan po ang laki o.
Ayan po, tapos na nating linisin ang ating mushroom. Ito po ay luluto ko na lang bukas. Ito naman po ay ating ipaprocess para sa drying. Lalagay natin sa dehydrator na naman. Ihimayin lang natin para mas mabilis ang kanyang pag-dry. Kunting kalaman po pala sa chanterelle. Ang chanterelle po ay nagtataglay ng vitamin D, may good source ng potassium at saka iron, at may konting fat content din po ito. Ang pag-ano po nito, hindi na kailangan ng kutsilyo. Himayin mo lang. Yellow siya sa labas. Pag hinimayin mo, makikita mo yung white. May mga fiber sa loob at kulay white. Ganyan po sa loob ng chanterelle. I-process po natin para ma-dry na natin. Ayan po, nakasalang na naman sa ating dryer yung mga mushrooms. Ayan, dito na po natatapos ang video ito. Maraming salamat po muli sa pagsama sa akin. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.